Hello, what's up mga katukan at magandang araw sa inyong lahat. So nandito naman tayo ngayon sa ating munting manukan sa Samal Native Chicken. So ngayon po isitatalakay po natin kung ano mga diskarte sa ating manukan kung yung ang panahon ay hindi magando, masyadong maganda kapag maulan or ano yung mga ginagawa natin na mga para mas ma-lessen yung magkakasakit ng mga sisiyo. So kasi binabahan po natin sila nung mga ilang araw na dito sa ating ranging area para rin makakaykay-kaykay at the same time may malapad na mapupuntahan yung mga native natin mga manok. So ito yung mga diskarte natin para mas makatipid tayo sa pagkain at the same time mas maka-feel free yung mga manok natin dito sa ating range at saka mas mapadali yung paglaki nila. So ito yung mga diskarte na ginawa natin dito mga kapatid. So as you can see mga katukaan, napaka maulan na araw. Kahapon may ano dito sa amin, may bagyo. Matagal talagang nawala yung ulan hanggang ng umaga dito kinabukasan, maulan pa rin. So yung mga diskarte na ginawa natin dito sa ating manukan, kasi kagabi, kahapon, diyan natin nilagay yung pagkainan nila diyan sa may atip na maliit yan. Diyan natin nilagay. So diyan sila nag sumilong. So yung kaibahan mga katukaan kapag dito natin nilagay yung mga pagkain nila sa loob ng ating na may atip diyan. Diyan rin sila sisilong kung saan yun malapit yung mga pagkainan nila. So yung ginawa natin dito natin sila nilagay kagabi. Yan, pinasilong natin sila lahat dito. Yan kasi may mga ibang sisiyo kasi dito na may maliliit pa. So kaya yung ginawa natin ay nilagay talaga natin dito yung pagkainan nila para rin masanay sila na dito na talaga sila magpapasilong. So ngayon po nabasa po sila kagabi sa ulan. Kaya yung ginawa namin, nilagay talaga namin sila dito at saka yung pagkainan nila. So aming itransfer yung pagkainan nila. Aming itransfer yung pagkainan nila para at the same time mas hindi sila maulanan. So yung kagandahan kasi mga katukaan kapag dito sa pabahay nila yung pagkainan, dyan talaga sila lalapit na magpapasilong kasi dyan malapit yung pagkain nila at saka patubigan nila. So yan, madaling maulanan kasi nga po may pasilungan yung ating mga manok. So yan yung isa sa mga diskarte natin dito na kailangan talaga natin silang ipasanay na magpapasilong dito malapit yung nila, yung may atip, yung may bubong. Yan, yan po. So mga pa lang yung mga nilagay natin dito, mga sisiyo pa para rin may pupuntahan sila dito kasi malapad po yung natin dito, yung free range area nila. Yan po yung mga sisiyo natin. Hindi po yan sila kasi hindi pa kasi natapos yung natin dito, yung mga bubong kasi nga po yung rendero ng aming lupa is dito sa may buho. Yan, dyan lang sana, pero may magamit rin natin yung nila sa ating kapitbahay, yung kanilang koral. So hindi na lang natin muna nilagyan para iwas gastos. So yun, mga manok natin, dyan sila nagpupuntahan. Yan, kumakain-kain ng mga dahon-dahon, kumakay-kay-kay-kay. So isa yan sa mga nakakatipid sa atin. So yan, pati yung mga sisiyo natin, yan.
Yan yun sila. Yan. So, wala nang ano. Wala nang magiging masyadong maulanan kasi alam na nila kung saan sila magpapasilong kung masyadong malakas yung ulan. Yan po. Kawawa kasi yung mga manok natin kapag nauulanan sila masyado kasi nga po magkakasakit yun sila. Mamamatay kapag masobrang basa. Kailangan nilang i-guide talaga natin kung mga sisiyaw pa. Kasi kapag hindi yan sila mag-guide ng maigi kung saan sila mag ano, magpapasilong, tsak, mamamatay talaga yung mga ano natin, yung mga manok natin. So, need natin na i-ano talaga sila, i-guide para mas madali silang dumami at saka maiwasan yung mga mamamatay yung ano, mga manok natin. So, yan po. Yan, kumakain pa po sila. Nilalagyan natin yan sila ng ano, ng CGC at saka yung patubig nila na ano, na animal vita. Yan. At saka dadagdagan pa natin yan sila ng vitamins, yung ano, electrolytes at saka ano ng mga vitamins para pang ano nila, pang araw-araw nila ng vitamins. Para maiwasan talaga yung mga sipon at saka yung ano, mga bulate sa kanilang tiyan. Electrogen yung bibili natin sa susunod. Yan yung ipapainom natin sa kanila sa mga sisiyo. Yan po. O, hindi na pala tayo nag-ano dito, nagbabakuna. Kasi nga hindi tayo, hindi na natin ginawa yan para ano rin, less gastos. Yan po yung mga sisiyo natin. Makain mo po sila. Kaya yan, malapad yung ano nila na pupuntahan. So, kung nalakas yung ano, ulan, tsak na pupunta yan sila dito. Kasi nga, nandito rin yung ano nila, pakainan. Yan. Tsaka may ano tayo dito, may sili. Yan. May mga kalabasa, may ano, papaya. Tsaka may mga ano rin, mga dahon-dahon. So, napaka feel free yung mga manok natin dito na gusto nila dito sa talaga sila mag stay kasi may mga dahon-dahon na yung area natin. Saka yung ano natin doon sa kabila, yun yung mga day olds, dyan natin nilalagay yung day olds natin. Marami pa tayong kulungan sa mga sisiyo nandun sa kabila, doon sa ating mga breeders na. Dito is yung pangano lang natin, yung mga tali. Yan, yung mga ganito kalaki, dito natin nalalagay para wala talaga silang kompetensya sa pagkain. Mga kain talaga sila lahat. So, yan po, for today's video, yan lang muna yung ating ano, sana ay ano, gustuhan nyo po yung ating pag content. Hanggang sa muli po mga katukaan. Thank you po sa inyong lahat at maraming salamat sa nagsusuporta at palaging nanonood sa ating mga vlogs. Thank you po and God bless po sa ating lahat and happy farming po. Bye-bye.